Welcome back mga kaibigan, at ang pag-uusapan natin sa videong ito ay ang 10 pinakasikat na haunted places sa Pilipinas. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, karamihan sa ating mga Pilipino ay talagang naniniwala sa existence ng mga multo, espiritu at mga elementong hindi natin nakikita. Sinasabi pa nga ng ilan na ang mga espiritu na to ay naninirahan sa mga abandonadong bahay, eskwelahan, ospital at pati na rin sa simbahan. Sa paglipas ng panahon ay mas dumami ang mga kwentong kababalaghan sa iba't ibang parte ng ating mundo. At hindi lang yan, dahil ang mga lugar din na to ay may kasamang nakakalungkot at nakakatakot na mga kwento na bahagi na ng kanilang kasaysayan. At ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay ang 10 pinakakilalang haunted places sa Pilipinas. Una sa ating listahan ay ang Manila City Hall. Ito ay matatagpuan sa Padre Burgos Avenue sa Ermita, Manila. Pagdating sa mga kwentong kababalaghan ay madaming daliring nakaturo sa lugar na to. Isa sa pangunahing dahilan nila ay ang hugis ng gusaling ito. Kung titignan natin ang Manila City Hall mula sa itaas ay mapapansin nating ito ay hugis kabaong. Ayon sa mga kwento ay malakas daw magparamdam ang mga espiritu dito, lalong-lalo na pagsapit ng alas 6 ng hapon o 6 PM. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Manila City Hall ay naitayo noong 1941, ngunit nawasak noong 1945 dahil sa gera. Muli itong itinayo noong 1946 at mas nakilala ang lugar na to dahil sa napakalaki nitong orasan. Ang tanong ay posible kayang ang mga espiritong nagpaparamdam sa lugar na to ay ang mga espiritu ng taong namatay dun sa gera. Pangalawa mga kaibigan ay walang iba kundi ang Malacañang Palace. Ito ay matatagpuan sa JP Laurel Street, San Miguel, Manila. Ayon sa reports, ay pag-alagala raw dito ang espiritu ng mga dating pangulo tulad nila former President Manuel Quezon at Manuel Rojas. May isang kwento pa nga na nagsasabing ang former Ilocos Norte Governor na si Aimee Marcos, anak ng dating pangulong si Ferdinand Marcos, ang nakakita mismo ng multo ni Manuel Quezon sa panahon ng pagkapangulo ng kanyang ama. Noong termino naman ni former President Gloria Macapagal Arroyo, may isang litrato ng lalaking walang ulo ang nakunan sa mismong entrance ng palasyo. Posible kaya na naiwan dito ang espiritu ng ilan sa mga dating pangulo ng Pilipinas? Pangatlo mga kaibigan ay ang Manila Film Center. Ito ay matatagpuan sa CCP Complex, Pasay City. Mula pa noong simulang maitayo ang gusaling to, ay naging sentro na agad ito ng kontrobersya na nauugnay sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Ang gusali na binuo upang magsilbing venue para sa 1982 Manila International Film Festival ay nakaranas ng isang trahedya nang gumuho ang isang bahagi nito sa kadahilan ng minamadali ang construction. Halos 100 manggagawa ang nailibing dito kasama ng basang semento. Kahit na ang trahedya ay nag-iwan ng mga manggagawang sugatan at ang ilan pa nga sa kanila ay namatay at natabunan ng semento,
ay itinuloy pa rin ang construction ng nasabing gusali. At ayon sa mga taong present sa 1982 Manila International Film Festival, ay nakaramdam raw sila ng isang kakaibang presensya dun sa building. Ang ilan sa kanila ay nakarinig ng mga boses na sumisigaw at humihingi ng tulong at tunog ng yapak ng mga paa. Pang-apat mga kaibigan ay sa Fort Santiago na matatagpuan sa Intramuros, Manila. Dito kinulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago siya pinatay. Dito rin naganap ang ilang mga torture at pagpatay sa mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga kwento, ay madalas raw may magpakita dito ng mga sundalong naka-uniforme. Dagdag pa nila ay kapag bumisita ka raw dito, siguradong makakaramdam ka ng isang kakaibang presensya. Panglima mga kaibigan ay ang Ozone Disco Club. Ito ay matatagpuan sa Timog Avenue, Quezon City. Nasunog ito noong 1996 at nag-iwan ng higit sa 100 individual na namatay. Karamihan sa mga to ay estudyante na ipinagdiriwang lamang ang kanilang graduation party. Dahil dito ay binansagan ang pangyayaring to na worst nightclub fire of all time. Ayon sa mga kwento, hanggang ngayon ay maririnig pa rin dito ang mga boses at tunog mula dun sa party. Pang-anim mga kaibigan ay ang Clark Air Base Hospital na matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ospital na to ay binansagan ng Ghost Hunters International na one of the most haunted places in the world. Dito dinala ang mga sugatang sundalong Amerikano noong World War II at ayon sa mga naging gwardiya dito, ay madalas raw may magpakitang sundalong naka-uniforme sa first floor ng ospital. Pangpito mga kaibigan ay ang sikat na Diplomat Hotel. Ito ay matatagpuan sa Dominican Hill Road, Baguio City. Itinayo ito bilang isang retreat house bago nakuha ng Diplomat Hotel Incorporation noong 1973. Ang gusali ay naging saksi sa pagpatay sa mga pari at madre ng mga Hapon noong World War II. Ayon sa mga kwento, ay madalas may magpakitang pugot-ulong espiritu sa lugar na to at iba't ibang sigaw ang maririnig na nagmumula sa mga pader ng gusali, lalong-lalo na pagsapit ng gabi. Pangwalo mga kaibigan ay ang Lateral White House na matatagpuan sa Leonard Wood Road, Baguio City. Ayon sa reports, ang White House na to ay nagsilbing pansamantalang bahay aliwan ng mga sundalong Hapon at dito rin nila pinatay ang ilang espiyang Pilipino at ginahasa ang mga kababaihan. Ayon sa kwento, hanggang ngayon ay nandito sa lugar na to ang mga kaluluwa ng taong pinatay noong mga panahong yun at kaya sila nagpaparamdam dahil humihingi sila ng katarungan. Pangsiyam mga kaibigan ay ang Teacher's Camp na located rin sa Leonard Wood Road, Baguio City, hindi kalayuan sa White House. Ang pasilidad na to ay matagal na naging training camp ng mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga naging guest ng camp na to, ay nakakita raw sila ng taong pugot ang ulo at nakarinig ng kakaibang mga yapak sa panahon ng pananatili nila dun sa lugar. Bago tayo dumako sa panghuling haunted place sa ating listahan, ay huwag kalimutang pindutin yung like para mas marami pa akong gagawin na ganitong klaseng mga video. Pang-sampu mga kaibigan ay ang Bahay na Pula na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan. Saksi ang bahay na ito sa mga trahedyang naganap noong World War II na pag-aari ng Ilusorio Clan sa Bulacan. Ginamit ito ng mga puwersang Hapon bilang base, pati na rin lugar upang panggahasa at pagpatay sa mga kababaihan. Sinasabing nanatili dito ang mga kaluluwa ng mga pinatay sa lugar na to
at humihingi sila ng hustisya. Noong 2016 naman ay napabalitang dinemolish ang nasabing bahay. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay ilan lamang sa mga haunted places sa Pilipinas. Bawat lugar ay may iba't ibang kwento sa kanilang kasaysayan at nasa sa atin na lang kung paniniwalaan natin ang mga kwentong ito. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa multo? Kung oo, nakakita ka na ba? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang iwaga. Shoutout nga pala kay Jansky Jan, Rovin Garjas, Creed Arno, John Kenneth Alano, Alfred III Camba, Chris Herrera Jimena, Joanne Gadin, Josh Tropic MC, Shaip Coronado at MC Jerome Colasito. Maraming salamat sa support at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.